সূর্যাস্তো বাংলা তবু জাগে। Hi, welcome back again to our channel. Kamusta kayo dyan mga Dabber Cards, Mamshi? Nandito pa rin po ako sa aming bahay, naka-home quarantine pa rin ako. Pero nag-iisip na rin ako after that kung ano ang gagawin natin. May mga friends ako na nagre-request pa rin sa akin kung paano daw ba mag-alaga ng pugo. Kasi after daw ng crisis na to, after ng quarantine na yan, balak nilang mag-alaga. Mayroong nagsasabi na may mag-alaga 1,000, 2,000, at 3,000. So, hindi nila alam kung paano gagawin. Ang sabi ko sa kanila, panoorin nilang video ang gagawin ko sa YouTube. So, ito na guys. Tuturuan ko sila kung paano nila umpisahan o paano sila mag-start ng sarili nilang quail farming. Ako kasi nung nagsimula kasi ko, nasa ano lang ang inalaga namin, mga 2,000. 2,000 heads kasi hindi nga namin alam kung paano mag-alaga at wala naman din nagtuturo sa amin. Tsaka hindi pa ako marunong manood-nood ng YouTube noon kaya wala akong experience. So ang ginawa namin, nagtanong-tanong kami sa iba and then sariling ano na namin kung paano sila alagaan. Hanggang dumating yung time na 4 years na kaming nag-aalaga. Tapos sa 4 years na yon, nakabisado na namin kung paano gawin. Boyan mo. Ayan, may mag-aalaga kasi sa mga kaibigan ko ngayon, hindi nila alam kung paano gagawin nila dahil ngayon lang sila mag-i-start mag-alaga. So ang sabi ko, manood na lang sila sa YouTube ko kasi meron naman doon. Kaya ako naman ngayon gagawa ng bagong video para mapanood nila. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung unang ginawa ko nung nag-start ako sa quail farming. Ang una kong ginawa noon, nagtanong ako sa mga farm, sa mga nagko-quail kung ano yung dapat nilang, kung paano alagaan ng pugo. Tapos tinuruan naman nila ako kung ano gagawin. Ganito ang ginawa ko nung unang nag-alaga. Una, hinanda namin kung ano yung dapat ihanda. Tinanong namin kung magkano yung magagastos ng ganito kadaming pugo. Tapos, naghanap kami ng mga second hand lang na ano muna hinanap namin. Second hand lang na kulungan or your cages. Dahil wala pa kaming building noon, sa gilid lang ng bahay kami nag-alaga. Nilagay lang namin yung brooder namin sa gilid ng bahay namin. Kung saan, dito lang sa gilid na yan, yaan. Diyan lang nakalagay. Tapos nung medyo nagtagal na kami mag-alaga, napatayo na namin yung building na yon. Tapos hanggang sa unti-unti nang dumami yung alaga namin. Kaya ngayon wala kaming alaga kasi nag-decide kami mag-asawa na pamigay muna sa nangangailangan yung mga alaga namin. So ito na guys. Bago ko umpisahan ang aking video, kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na para updated ka naman sa aking mga video. So, makinig na yung gustong mag-alaga ng pugo, kung paano ba alagaan ng pugo. Excuse. Una, ang pugo po ay pwedeng maselan, pwedeng hindi. Bakit ko nasabing pwedeng maselan at pwedeng hindi? Kasi magiging maselan lang po yung pugo kung hindi mo pa alam alagaan. At pag natutunan mo naman po siyang alagaan, masasabi mo na, ah, madali lang pala, hindi pala maselan alagaan. Yun po ang ibig kong sabihin. Sa unang araw po nung dumating yung quail namin, ang nakahanda na po namin yung brooderan. Brooderan, tapos yung mga kay ilaw, kailangan balanse yung init. Ang binili po naming
temperature ng ilaw dahil medyo malamig naman din eh sa ano namin. Tinaasan namin yung watch. Meron kaming nabili ng 100 watch na bombilya at meron ding 50 watch. Pinaghati-hati namin yung watch na yon sa brother. Yung brother namin na yon naglalaman siya ng 2,000 heads ang laman ng brother namin. So sa 2,000 na yon, dahil hindi pa kami sanay mag-alaga, ang nangyari, madaming namatay. Kasi ang ginawa namin, yung nagawa namin brother na maliit lang pala. So dapat hindi namin nilagay lahat yung 2,000 heads doon. So ang ginawa pa namin, gumawa kami ng isa pang extra na brooder. Ayun, hinati namin ngayon. Yung brooder namin na ginawa ay sakto na siya sa pang 2,000 heads. Yung unang brooder kasi pang 1,000 heads lang pala. Eh ang nilagay namin 2,000 heads. Kaya hindi pala tama yung ganun. Ang nangyari, ang daming namatay. So, yung natira dun sa 2,000, yun ang aming inalagaang mabuti. So ngayon, nung inalagaan namin, dahil hindi pa nga kami sanay, na over expenses naman kami sa PIDS. Dahil ang ginawa namin, maya't maya, pinapakain namin sila. So hindi po pala dapat maya't maya napakainin yung pugo. Dapat po pala may oras. Hindi tama yung pag wala ng ano, or pag naisipan mong bigyan, ay bibigyan mo. Ang pugo pala, parang tao lang din yan. 3 beses lang siya kumain sa isang araw. Mula 6 ng umaga, pagkatapos, bibigyan mo siya ng 11, and then, ang pasok mo na uli sa kanila ay 6. Pwede kang pumasok ng tanghali para dagdagan yung tubig nila or palitan yung tubig nila dahil minsan mainit. Pero after noon, ang pasok mo na lang talaga ay 6 ng hapon. So basic pa lang tayo guys ha. Yun po muna ang starting namin nung kami ay nag-alaga. Ang unang araw ng pag-aalaga namin, sobrang puyat. Kasi dahil sa brother namin ay isa lang, halo kami ng halo. As in, halo-halo. Kasi pag hindi mo hinalo, dahil sa masikip yung brotheran, nagpipiramid sila ng mataas. So lahat nung nasa ilalim, patay. Dahil nagdadagan-dagan sila. So, ang dapat mong tandaan pag ikaw ay nag-alaga ng pugo, lalo na kung sisiw pa lang, ay kailangan mas maluwang ang kulungan kaysa masikip. Dahil pag maluwang, ang brudera nila, hindi na sila magsisiksikan o magdidikit-dikit. Dahil ang hahanapin lang nila, yung init ng ilaw. Yun guys. Tapos ang susunod, kailangan sa unang araw nila na pagdating pa lang ng pugo nyo ang ibibigay nyo sa kanila ay yung electrolytes. Kung wala naman kayong electrolytes agad, pwede na yung asukal, kahit asukal na puti o brown. Sa isang galon ang ilagay kong asukal ay 3 kutsara, kasi nakakawala daw ng pagod yun. Yun ang pinaka-electrolyte sila para mawala yung stress nila sa biyahe dahil binyahin ng malayo ang mga sisiw na pugo. Yun, electrolyte. Painumin mo sila ng electrolyte na yun maghapon. Kinabukasan, pwede mo na silang bigyan ng antibiotics. Ang antibiotics namin, guys, ang ginawa namin,
dahil sisiu pa lang sila noon, ginawa lang namin yatang 5 days yung antibiotic nila. Then after ng antibiotic, nagpalipas kami ng isang araw, puro tubig ang binigay namin. Then after nung isang araw na yon, binigyan na namin sila ng vitamins. Ang vitamins nila yung